Hello, kumusta po at magandang araw sa ating lahat. Ngayon, re-remedyo natin yung problema ng ating motor. Karamihan ng mga naka-Sniper 155 units na experience ito, mga ka-DIY. Siya pumapasok sa first gear at second gear. So, re-remedyo natin. Ang gagawin natin ngayon is... mag-a-adjust tayo dito sa clutch lever niya. Kasi masyadong mataas ito. Yan, kailangan natin babaan ng konti para mas smooth at saka... kunting bitaw lang na ganyan, kakagat na agat yung lining. Pero ito eh, masyadong Ewan ko ang tawag dito, mataas o kaya mababa. O mababa. Pag pinagamo dito, bubuka na yung clutch lining. Pag dyan sa agad. Ang gusto ko is ganyan lang. Kakagat na yung kanyang clutch lining kasi maikli lang yung ating daliri. Na-experience ko to pag nasa traffic mga ka-DIY. Pag naka-neutral tayo, tapos... papasok ko sa first gear, mahirap siyang pumasok, makikita sa indicator. Tapos meron pa akong yung nangyari sa akin, pinasok ko sa second gear, ayaw pumasok, tapos sa first gear, bali naka-neutral. Tapos pinilit yung pinasok sa first gear, yung sa indicator light niya, nawala yung neutral, tapos dahan-dahan kong binitawan ito, biglang lumagotok dun sa kanyang, sa kanyang transmission. So napaka-delikado yun mga DIY. Maaring mabungi yung ating mga gear kung ganun, biglang lalagotok. Hindi siya pumapasok ng maigi. At saka, isa pa sa dahilan is, experience ko yun mga ka-DIY sa mga carburetor type. Ginagawa ko kasi sa carburetor type mga ka-DIY is pag mataas yung kanyang idle. Start natin. Pag mataas yung kanyang idle is ganun talaga, mahirap siyang ipasok kahit tudupiga ka na dito sa clutch lever. So ito, dahil FI, hindi natin siya may adjust yung kanyang idle. Meron siyang adjuster dito. Kaso sabi ng mekanik ko is yung pasok lang daw ng hangin yun ayaw naman natin galawin yun kasi FI nga ito masilan, baka masira yung templa ng kanyang fuel injection, yung pasok ng hangin at gas. So dito na lang tayo mag-a-adjust yan sa clutch lever at saka i-adjust natin tong kanyang shifting gear na yan. I-adjust natin yan na ibababa ko ng konti. So yan, ito naman 1,200 na RPM niya is normal lang yan mga ka-DIY. Stand na sa standard na yan. Kaya hindi natin pwedeng babaguhin yung idle niya. So, talagang sa FI is 1,200 RPM yung kanyang standard na idle. So, patay na natin. So, ang isa pang problema ko, gaya na sinabi ko nina, itong shifting gear niya is masyado siyang mataas. Ganyan, hindi ko siya naipapasok ng maigi yung aking pag-shift, lalo na pag pumasok ko sa segunda, di... pasungkit kasi yung ating segunda Mas maganda kung medyo mas mababa siyang ganyan. Para may totodo nating may sasagad yung ating paa na ganun. So ito, bababa natin ng konti. So ayan, mag-adjust na tayo dito sa kanyang cambio. Ibababa natin ng konti. Gagamit pala tayo ng Allen wrench para pangpaluwag dito. Kasi Allen wrench siya. Siguro ito, pagtagal papalitan ko itong Allen wrench. Kasi pag nangalawang yan, pag kumapit, hindi na kaya ng Allen wrench, madali siyang mabilog. So ito naman, parang matibay naman siya. So papalawagan natin siya ng counterclockwise. Yan. Ito, napalawagan ko na ng konti ito kanina. So yan, tanggalin natin yung kanyang bolt. Allen bolt. So pag natanggal nyo na pala ito, madali na lang itong hugutin. Hugutin na lang natin. Yan na siya. Yan na siya. So yun yung kanyang pinaglagyan. So yan. Ganyan yung gusto ko medyo siya mababa yan. So yan, susubukan na natin kung sakto lang yung kanyang pagkababa. So may katasan pa ng konti, ibababa natin siya ng isa pang baba. So yun, saktong-sakto mga ka-DIY at saka relax yung ating paa. Dati-dati kasi masyado siyang mataas, nakakangalay. Ganito siya dati Ganyan. So ngayon, ganyan na siya. So okay na yan, papahigpitan na natin. Kung paano niya binaklas, ganun niya din papahigpitan. Ayan.
Pag nilagay na natin tong allen wrench na bolt na to, eh, hindi na to mahuhugot. Kailangan na lang pahigpitan, oh. Hindi na siya mahugot kahit hindi mahigpit. Kasi meron siyang groove, meron siyang guide na sasakto dito sa allen bolt para hindi siya mahugot na ganun. So kahit maluwag yung allen wrench, eh, hindi siya mahugot. Yan. Pero mas maganda kung isagad na lang natin ganyan, tapos pahigpitan. Yan, para walang abiraya. So ang pagpapahigpit is clockwise. Yan. At huwag masyadong mahigpit para hindi malo straight. Hindi niya to kailangan ng super higpit, kasi hindi naman to basta-basta lumuluwag. So ayan, mag-adjust na tayo ngayon sa kanyang clutch lever. Hindi na pala natin kailangan mag-backlash dito sa ano, sa head. Yan. Dito papaluwagan natin para uurong siya ng konti. So ayan, paluwagan lang natin counterclockwise. Gagamit pala tayo ng 12 open wrench. So counterclockwise. Lumuwag. So okay na yan, papahigpitan na natin. So kung titignan natin dito, yung kanina ganito lang yung kanyang space. So ngayon may play na siya, you know. Yan, okay na yan. Importante meron siyang play na ano, 1 inch, 1 inch na play. Yan. Ito pala, kahit maluwag tong kanyang cable, hindi siya matatanggal basta-basta kasi meron siyang ano, meron siyang stopper doon, oh. Hindi kasi nakikita, eh. Hindi basta-basta yan magkakalas. So okay na siya mga DIY.